Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV. And today, ang pag-uusapan natin is yung 5 common mistakes dito kay Avatara.online. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong upload. Let's go! So, welcome back mga tol. No? So today, pag-usapan natin itong si Avatara.online kasi naalala ko, gumawa ako ng review kahapon and sobrang daming nag-support, no? Daming nag-comment and also dumami rin yung views natin. Oh, even though hindi ako gumawa ng content for the past 10 days, grabe pa rin yung support nyo sa channel. So, thank you guys for supporting this channel. Makakaasa kayo na tuloy-tuloy yung gawa natin ng content ulit. No? Anyway guys, mag-start na tayo. So ano nga ba yung 5 common mistakes dito sa game na to? So since meron na tayong experience kay Rohan M, no, kumbaga I could say na isa to sa mga common mistakes na kinokommit ng mga bagong players dito sa game na to. Maybe because they're unaware of the system and also hindi din nila alam paano nag-progress yung game. Okay, so kumbaga tayo, since meron tayong idea, we just want to share it with them. And kung meron kayong idea guys, meron dyan comment section sa baba. Ilagay nyo lang dyan para mabasa din ng mga newbie, makatulong din tayo sa kanila. Okay? So, number one mistake, no? Number one mistake. Okay? Make sure guys na pag mag-AFK kayo, never ever cast or never ever leave your AoE skills as your active auto skill. Okay? Parang ganito, Tagalogin na lang natin ha. Huwag kayong mag-activate ng auto skill ka or huwag kayong mag-activate ng AoE skills, no? Kapag naka-AFK kayo. Bakit? Bakit? Bakit BM? No? Simple lang. Pag nag-activate kayo ng AoE skills and sobrang dami ng mobs dun sa area na yon, pag tinamaan, let's say, 5 or 6 na mobs and binatukan kayo ng mga mobs, no? Automatic, ilang hits lang, mamamatay kayo kahit marami pa kayong pots. Okay? So make sure na bago kayo mag-AFK, meron kayong sapat na pots, like, let's say 1,200 pataas, no? Bili kayo ng pot sa 1,200. And then, always make sure, guys, na hindi naka-activate yung AoE skills nyo. Ano nga ba yung AoE skills? So, AoE skills is area of effect, which means na kapag nag-cast kayo ng skill doon sa certain area, possible na multiple mobs yung tamaan nyo. Okay? So, ganun siya kasimple. Pag multiple mobs ang tinamaan nyo dito, let's say 5 or 6, automatic, ilang segundo lang patay na kayo kasi ang taas ng damage. So, papakita ko sa inyo yan. Pero bibili muna tayo ng pots kasi naubusan tayo. So, dito guys, okay, kailangan meron kayong laging pots. So, ang maximum na pwedeng ilagay dito is 1,000. Okay? Pero pwede kayong bumili ng additional para lang makasigurado kayo na hindi kayo mauubusan. So, yan. Bawas tayo ng konti kasi meron na tayong bug penalty, which is pag-uusapan din natin kung ano yung penalty na yan. Pero magsisell lang tayo kahit 50 para gumaan yung bag natin. So, 1,250 na pots lang yung maximum na pwede kong bilhin dyan para wala tayong penalty. No? Ganun siya kasimple. So, anyway, ayan. So, let's say for example, sobrang dami ng mobs doon sa area. Let's say merong 5 or 6. Meron kasing mga mobs guys na tumpok yung mobs. No? Tumpok talaga yung mobs. So, be mindful of that kasi pag naka-AOE kayo tapos nag-cast kayo, automatic yan. Tinan nyo yung damage sa akin ng mobs guys ha. So 527 yung damage ng mobs sa akin. Try to imagine kung nakahit ako ng 5 or 6 na mobs. Isang hampasan lang sa akin, kalahati agad yung buhay ko. So try to imagine that, di ba? And pag nag-AFK kayo, hindi nyo mamamalaya na patay na yung character nyo. So mas okay pa din na iwanan nyo na single target lang yung skills. So paano nyo siya mamamodify? So dito, click nyo lang. And then makikita nyo naman dyan eh, yung mga skills no, na available. And kung gusto nyo malaman kung single target ba siya or hindi, so punta lang kayo dito sa hamburger icon dito sa upper right. And then click nyo yung skill. Then dito, makikita nyo kung single target ba siya. Okay? Or wide area. So pag wide area, ibig sabihin AoE skills yon. Okay? So ito yung mga AoE skills natin. So pwede naman ako mag-AoE skills, guys. But yun eh, kapag active ako or nakikita ko yung character ko para at least hindi rin sayang yung paglalaro ko. Diba? So, ganun siya kasimple. Alright? Okay. So, pangalawa. Ano yung pangalawang mistake na hindi alam ng mga tao dito?
So nakita niyo yung sa bug kanina, 'di ba? Nakita niyo na nagkaroon ako ng penalty. So let's say for example, umabot ako ng 80%, no? Meron yung minus attack sa akin. Penalty 'yon dahil mabigat na yung bug ko. Ibig sabihin, parang legit na tao ka, no, na let's say for example, may karga-karga kang bug. Siyempre, babagal ka kapag sobrang bigat nung dala mong bug. Tama ba? So, ganun din siya nagpa-function dito. So, meron kang negative attack. I think kapag negative mo is like, or let's say for example, 80% ka. So, penalty mo is level 1. So, yung level 1 na penalty, I think ang deduction nun is 5% sa attack mo and also sa defense mo. Ngayon, kapag sumobra ka ng 100, let's say 120% na yun nandito, okay? Hindi na aatake ng mobs yung character mo. Okay? Hindi na siya aatake. Ngayon, pag 100% naman, okay, aatake pa din siya, pero minus 20% ka na sa attack. So, try to imagine, dumaba yung attack mo, tapos higher level na yung binabanatan mo. So, mahihirapan ka mag-clear ngayon. So, that's the reason why you have to be mindful of your inventory. Okay? So, meron namang ways para pataasin yung inventory space mo. So, number one is pwede kang pumunta dito, i-click mo yung padlock na yan. Okay? And then, pwede mo expand yung inventory mo. So, ang starting yan is 10K and then may hierarchy siya. So, umaangat siya every time na nag-open ka ng inventory slots. So, 5 slots, okay, yung ma-open mo or per line yan, ma-open mo siya. Okay? So, ganun kasimple. Now, pangatlo, okay? Pangatlong mistake ng mga newbie dito, ini-ignore nila tong dungeon, okay? So, itong mga dungeons na to, very, very important to, especially sa early game, dahil makakuha kayo ng resources. So, makakuha kayo ng gold, makakuha kayo ng growth stone, and XP. Take note guys, may XP pa kayo makukuha. And then, crystal, no? So, ito, makakuha kayo ng crystal. Pwede siya for crafting, and changing spirit stone, no? So sa mga nagtatanong ko para saan yung crystal, magagamit nyo siya guys sa upgrading ng spirit stone nyo. So yung spirit stone isa rin yun, parang attachment din yun sa set nyo or sa character nyo. Okay, so ganun. Tapos growth stone naman, para naman to sa mga para to sa mga armor nyo, okay, para ma-upgrade nyo yung armor nyo or ma-level up nyo yung armor nyo. Okay, ganun siya kasimple kasi may level din yung armor dito. Gold is the basic utility wherein you will spend gold to upgrade your gears and also to buy pots, no? Yan yung pinaka main function ng gold. So dapat wag niyong i-ignore yung dungeon. You only have one run per day, so maximize those runs, no? So meron kang free entrance one time a day. So maximize niyo yan, guys. And kung available na yung level na, let's say level 40 na ako, dapat level 40 na yung papasukan niyo. Wag yung level 30 kasi mas mababa yung rewards diyan na XP and also gold. Ganun din dito. So ito, recommended 20,000 XP. And then, mas mataas din yung reward natin compare dito sa number 1. Dito naman sa crystal, ganun din. So kapag available na yung level 50, dapat sa level 50 ka na. Okay? Ganun lang siya kasimple. So ito, growth dungeon. Di ko alam, I think ito XP ang reward dito. So tama, XP ang reward. So yun, maximize nyo yung dungeons guys. Very, very important yan. Okay? So, number 4, no, common mistakes to guys, no? Even ako, guilty din ako dito kasi nangyari sa akin to sa Rohan M. Okay? Huwag niyo itapon yung mga gears na common. Okay? Huwag niyo itapon tong mga common gears nyo na merong option score na 30 pataas. Bakit? Kasi guys, hinahanap yun dito. Let's say 35 yung option score ng gear nyo. Okay? Ibig sabihin, guys, may mga naghahanap ng common item na yan. Okay? Kasi dito guys, madalang na makalut kayo ng rare eh. Madalang na makalut kayo ng mga ganyang bagay-bagay. Usually common. And pag nakalut kayo ng let's say ganito, yung uncommon, usually yung stats niya is hindi angkop doon sa gusto nyong makuha. And by the way guys, mas magandang makakuha ng common item kaysa sa uncommon na pangit yung stats. It's because yung common item, pwede kayong mamili. And at the same time, kapag in-upgrade nyo siya, pwede nyong i-modify yung stats. So, kung ano yung gusto nyong stats. So, let's say for example, ito na lang. Meron siyang dex beat. Gusto ko siyang i-upgrade. Okay? So, pwede ko i-modify yung stats niya dito na dex beat. So, yung dex beat, pwede ko siyang ihalo dito sa dex tsaka critical damage reduction.
Ngayon, kapag ni-level up ko to, let's say level 30 na to, tapos i-combine ko silang dalawa, no? Yung dex na 15, papatong yan dito sa dex na 15 dito sa Boots of Ornament. So, di ba, dalawa yan. So, parehong 15 yung dex. So, kapag pinatong ko yung dalawa na yan, automatic, meron akong 30 dex, 16 wit, and then papatong din tong isang stat na critical damage reduction rate. So, wag nyong maliitin yung mga ganito na may option score na 30+, kasi very, very useful yan, especially kung nagpro-progress kayo sa map. So, kung mapapansin nyo, ginawa ko na din naman siya dito, pero ito kasi temporary to. Okay? Para lang makapagpa-level ako and makapag-clear ako ng mobs, kailangan kong mag-upgrade into rare set. And bago ko makuha kasi itong rare set na to, guys, no, I think level 40 ata nung nakuha ko siya sa quest. So, ang tagal. So, mas okay na rin yung ginawa ko, no? So, ito naman, may buo ko nakuha dyan, pero nakabunt. Isa pa pala, no, sa mistakes na hindi alam ng iba is that kapag meron kayong item na hindi nakabound sa character, wag na wag nyong i-combine, no, sa bound na item nyo. Kasi bakit? Pag kinombine nyo yan, regardless kung ano yung primary, okay, magiging bound item siya. Meaning, hindi nyo siya mabebenta sa marketplace. Okay? So, yun yung isa sa mga reasons or common mistakes din ng mga player dito, no? Binabound or kinocombine nila sa bound item, no? Kaya hindi nila mabenta sa marketplace. Okay? So, ganun kasimple. So, ilan na ba yung nasabi natin? Apat na ba yun? Okay? So, una is yung huwag kayong mag-AFK nang naka-activate yung area of effects na skills nyo. Okay? Pangalawa, okay, dapat aware din kayo sa bug space nyo kasi pwede kayong magkaroon ng penalty kapag, let's say for example, nag-exceed kayo sa 80%, meron na yung penalty na minus 5% attack. Okay? Pangatlo, yung option score ng items nyo, dapat huwag nyo ibenta yung mga at least 31 pataas tapos angkop dun sa stat din ng iba. Kasi possible guys na makuha kayo ng item, no? Possible na makuha kayo ng item na hindi para sa inyo pero baka para sa ibang player, bibili nila yon guys, no? Bibili nila yon. Okay? Pang-apat, maximize the dungeons. Okay? Maximize yung dungeons, guys. Kasi once a day lang yan. And kung may skip nyo yan, sayang yung resources na makukuha nyo. Okay? And number 5, no? Maximize your resources as well. Okay? Gamitin nyo sa tamang paraan tong mga resources na to. Kasi pag nasayang to, guys, sobrang hirap i-recover nyan. And usually, itong mga to, nakuha ko lang naman to sa quest. No? So, what if matagal na yung pagpapalevel natin, so matagal na rin makakuha ng resources, it means mahirap na rin na makapag-upgrade ng gears. So, always make sure guys na you avoid these 5 mistakes. No? Panoorin nyo yung video na to and I'm hoping na nakatulong to sa inyo, no, as a newbie para at least less hassle din sa inyo sa pagpo-progress dito sa game. Kumbaga, maiiwasan nyo na yung mga mistakes na nagawa ng ibang players katulad ko, no, before pa sa Rohan M pa to, guys, eh. So yun lang naman mga tol, maraming salamat ulit sa panonood. Alam ko marami pang pwedeng sabihin dito, pero yung iba dyan na meron ding alam sa Rohan M before na gusto mag-share ng ideas, comment down below guys, tulungan natin yung mga newbies. And nagbabalak akong gumawa ng Discord group for transactions, no, kung sakasakaling merong gustong bumili ng item sa game, magbenta. Okay, magkakaroon tayo ng separate thread for that, no, para at least maiwasan natin yung mga nai-scam. So, pwede naman ganun yung gawin natin. Pwede kayong magpa-midman sa akin. Again, guys, no, PM lang kayo sa Discord para at least matulungan namin kayo. Yun lang mga tol, maraming salamat ulit sa panonood and alam nyo na. Peace out!